this is quite personal. Opo. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala ka live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo, di ba manage ng POG operations mo sa Bomban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami po na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nila nililink po sa akin pero wala pong partner. Paano, wala pong... Paano nililink sa'yo? Romantically? Or what not? Yes po, Your Honor. Sino-sino? Huwag na po natin pag-usap. Mayor din. Kapwa mo mayor. Sino po, Your Honor, sino po kaya siya? Hmm? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Eh, pag idadivulge ko, siyempre, didinay mo. Hindi naman po kasi mayor totoo. Mayor sa isang bayan sa Norte. Opo. May kilala ka ba? Norte po, marami po ang kakilala. Mayor po ng Norte po. So, Pangasinan? Pangasinan, meron po. Alam ko na po yung nilink niyo po sa akin. Oh, hindi ako naglilink sa'yo. Wala pong ano. Pero wala pong katotohanan. Hindi sino po sino totoo. Ba yun nililink sa'yo? Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman ikaw, po ako ng totoo. Ikaw nagsasabi. Kilala mo na kung sino nililink ko sa'yo. Sino, sabihin mo kung sino. Pinapahiwatig mo na eh, sino yung nalilink sa'yo. Your Honor, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nakalink, siya po yung nalilink po sa akin na mayor, pwede ko po ba malaman kung sino po siya para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga ng Pangasinan. At pogi po ba siya? Ha? Pogi naman po siya. Hindi ko na makilala eh. Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa ilegal na aktibidad sa ating bansa. May kalibin partner umanong alkalde mula Pangasinan, si Bamban Tarlac Mayor Alice Goo, ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado nito lamang May 22. Giit ng senator, ang naturang karelasyon ng alkalde ang nag-ooperate ng kanyang POGO business. Your Honor, wala pong katotohanan po yon. Kahit nga po ipalabas niyo po sila, magharap po kami. Hindi po yun totoo. Mariin namang pagtanggi ng alkalde sa iniuugnay sa kanya. Naliling din umano si Mayor Goo sa isang executive official ayon kay Senator Idol Raffy Tulfo. Itinanggi rin ito ng alkalde. Alam ko na the reason bakit nabanggit yung mga mayor kasi that's connection. Importante po yan. It's not laughing matter, really. Because ang ginagawa lang din si San Jingo is establishing your connection. Lumawak yung connection mo, kaya lumawak din yung negosyo mo. Now, aside from mayor, yaman din na pinag-usapan natin yung linkage. Nalilink ka sa isang sa executive department, isang mataas na official. Did you know that? Pero alam mo yon na isang mataas na official sa executive, nalilink ka doon. Your Honor, hindi ko po alam. Ngayon ko po lang po siya narinig. Sure? Apo, sure po. Okay. Pogi po ba siya ang pabirong tanong ni Mayor Alice Goo kay Senator Jinggoy Estrada ng paratangan ng senador na mayroon itong live-in partner na POGO operator at isa ring politiko mula sa Karatig Provincia ayon sa kanyang trusted source. Mariing pinaalala naman ni Senator Risa Hontiveros kay Goo na hindi laughing matter ang issue matapos itong magbiro at tumawa nitong hearing ng Senado ukol sa POGO raid. Hindi po laughing matter ito. Ito ang mariing paalala ni Senator Risa Hontiveros kay Mayor Alice Goo matapos nitong magbiro at tumawa nitong hearing ng Senado sa POGO raid sa Bamban Tarlac. Hindi ko makilala eh. Yung po nagkwento po sa inyo. Ascending Goy said hindi po laughing matter. Madam Sorry Chair. Po. Kailangan din umanong lumabas at magpaliwanag si Sual Pangasinan Mayor Lizeldo Dong Talugay para linawin kung may kinalaman ito sa iniimbestigang isyu ng POGO sa Bamban Tarlac. Sa radio program ni Dennis Mujares sa BWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Inihayag nito na dapat ding lumantag si Mayor Kalugay upang linawin kung may kaugnayan ba siya o wala sa issue ng Philippine Offshore Gaming Operation o pugo sa Bambantarlak na pinamumunuan ni Mayor Alice Lian Guo. Ayon kay Mujares, si Mayor Guo ay live-in partner umano ni Mayor Kalugay, kung kaya't hindi maiwasan na mapag-usapan din ang pangalan ng alkalde, lalo na sa lalawigan ng Pangasinan. Magugunitan na sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission noong March 13, 2024 ang hinihinalang Pogo Hub sa Bambantarlak na sangkot umano sa mga illegal na aktividad. Sa pag-iimbestiga ng Senado ay tinutumbo kung may kinalaman si Mayor Guo sa niraid na pugo na pinapatagpo ng Zone 1 Technology Incorporated na umano'y sangkot sa love scam, investment scam, cryptocurrency scam at iba pang illegal na operasyon. Ilang beses na rin sinubukan na ma-interview ng media si Mayor Kalugay, subalit hindi pa rin ito nagpapaunlak. Ating panoorin ang buong video. Ano yung negosyo ng, with the permission of Senator Tulfo, Madam Chair? Ano yung negosyo ng tatay mo sa China? Fabrics po. Ano po? Fabrics, tela. Fabrics? Opo, may embroidery din po. Niya? Your Honor, hindi na po niya natidisclose po sa akin. Okay, magkano binibigay siya ng tatay mo? Sino mo nagbibigay ang tatay mo sa'yo? Opo, nagbibigay po siya sa akin. Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin. Magkano binibigay sa'yo? Minsan po, 500,000, minsan 1 million, minsan 2 million. Gaano kadalas yung 500,000? Gaano kadalas yung 1 million? Your Honor, as much as ayaw ko po talaga sagutin yung hindi ko po alam. Pero hindi naman po siya, hindi po siya in a regular basis po. Gaano kadalas siya magbigay? Since 14 years old ka? Apo, since 14 ng... years old po ako. Negosyante ka na, no? 14 years old ka? 14 years old po, nagtatrabaho na po ako sa farm. Oh, so nagbibigay siya ng pera, kalating milyon, sa milyon, saan malalagay pera? Sa farm po. In fact nga po, na kwento ko po kay Ma'am Karen kahapon. First time po niya ako pinagawan po ng cheque when I was 17 at natalbugan po ako dahil wala pong pondo, hindi po ako naglagay po ng sufficient. Okay, nasaan ang tatay mo? Ang tatay ko po, nasa ibang bansa po ngayon. Nasaan? Nasa China po. Kailan siya babalik? Siguro mga isang linggo lang po. Sigurado kong babalik? Every now and then naman po, labas-pasok naman po siya dito sa Pilipinas. Okay, Mayor, meron lang ako itatanong sa sagutin mong buong katotohanan. Sino nag-operate ng, o nagmamanage ng Pogo before you became Mayor? Your Honor, ang nagmamanage po ay yung mga Chinese po. Yung si Xi Chun-chan po na taga Hongsheng at si Huang Ji-yang po na taga Baofu po. This is quite personal. Opo. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala kang live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo nagmamanage ng... Pogo operations mo sa Bamban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nila nililink po sa akin pero wala po akong partner. Paano nililink sa'yo? Romantically or what not? Yes po, Your Honor. Sino? Huwag na po natin pag-usapin. No, because I have... No, this is not a laughing matter because I have received a very reliable information that you have a live-in partner that manages the Pogo operations in your town. Your Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Kahit nga po, ipalabas niyo po sila, magharap po kami. Hindi po yun totoo. Mayor din. Kapwa mo mayor. Sino po, Your Honor, sino po kaya siya? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Pag itadivulge ko, siyempre, didinay mo. Hindi naman po kasi mayor totoo. Mayor sa isang bayan sa Norte. Opo. May kilala ka ba?
Norte po, marami po ang kakilala ang mayor po ng Norte po. So Pangasinan? Pangasinan, meron po. Alam ko na po yung dinilink nyo po sa akin. Oh, hindi ako naglilink sa'yo. Wala akong ano. Pero wala pong katotohanan. Hindi sino, po totoo. Sino ba yun nililink, nililink sa'yo? Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman ikaw, po ako ng totoo. Ikaw nagsasabi, kilala mo na kung sino nililink ko sa'yo. Sino, sabihin mo kung sino. Basta, Your Honor, wala pong boyfriend, wala pong partner. Then, sino Madam ngayon Chief? Na ano, pinapahiwating mo na eh, sino yung nalilink sa'yo? Your Honor, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nakalink, siya po yung nalilink po sa akin na mayor, pwede ko po ba malaman kung sino po siya para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga na at pogi po ba siya? Ha? Pogi naman po siya. Hindi ko na makilala eh. Yung po nagkwento po as sa inyo. As Senjing Goy said, hindi po laughing matter ito. Madam Sorry Chair. Po. And Senjing Goy, I think Sen Rafi would like to interject. Sige, would allow. Sen Rafi. Senjing Goy, kasi alam ko na ako the reason bakit nabanggit yung mga mayor kasi that's connection. Importante po yan. It's not laughing matter, really. Because ang ginagawa lang din si Senjing Goy is establishing your connection. Lumawak yung connection mo, kaya lumawak din yung negosyo mo. Now, aside from mayor, yaman din na pinag-usapan natin yung linkage. Nalilink ka sa isang sa executive department, isang mataas na official. Did you know that? Pero alam mo yon na isang mataas na official sa executive, nalilink ka doon. Your Honor, hindi ko po alam. Ngayon ko po lang po siya narinig. You sure? Apo, sure po. Okay. Thank you, Sen Rafi. Sen Jing Goy? Okay, sino? Sabihin mo na sa akin kung sino. May alam ka, di eh. Sabihin mo na rito sa committee. Your Honor... Well, kaya ako bring out ito. Because the reports that I received is that your partner, yung nalilink sa yung mayor ng Pangasinan, is the one managing and operating your Pogo business. Alright? Wala akong pakialam sa mga relasyon ninyo. I do not care kung may relasyon ko. So be it. Wala akong pakialam. Your Honor, wala po akong alam na may mayor po na nakalink po sa akin. Gawa po ng siya po ay nag-ooperate po ng Pogo business po. At wala rin po akong Pogo business po, Your Honor. Di ba may lupa ka rin sa Bamban? Meron po. Tinayo mo ng Pogo? Your Honor, hindi po siya Pogo lahat. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, yan po isang mixed-use development po. Meron pong mall, meron pong residential. At yung Pogo... May Pogo rin. Yung Pogo po, second and third and fourth floor lang po. Kaya nga, meron pa rin. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, at after po ako nag-divest po, dun po nagkaroon po ng yung ZY po na second, third, and fourth floor po. Okay, marunong ka mag-Chinese? Ano Chinese name mo? Wala pa akong Chinese name po. Wala kang Chinese name? Opo. Bakit nung previous hearing, hindi mo kilala yung nanay mo? Your Honor, yung biological mother ko po ay si Amelia Leal po. Still alive? Your Honor, honestly po, bago po nangyari to, masamay loob ko po sa kanya. At sa nangyari po na to, sa nangyari po itong Senate hearing, nananawagan po ako, sana po makita ko na po siya. So you haven't seen your biological mother? Hindi po. So sino nagpalaki sa'yo? Yung tatay ko po. Tatay mo lang? Tatay ko po at partner po niya. Partner? Opo. Si partner ng tatay mo? Opo. Okay, how many motor vehicles do you own? Sa ngayon po, sa ngayon po, isa po. Isa lang? Opo, sa ngayon po, isa po. Sorry, solid. Pero marami kang dump truck. Nasa yun? Pangalan mo lahat. Yung dump truck po, opo. Nabenta ko na rin po yung dump truck. Okay, paano ka nagkaroon ng helicopter? Magkano yung binigyan ng tatay mo para po sa pambayad ng helicopter? Yung helicopter po, pinag-ipunan ko po. At sa loob po ng 2 years po, minigay sa akin ng tatay ko po yung kalahati po ng pangbayad po ng helicopter. Kalahati? Opo. Kasi ang nakalagay dito, 60 million.
pesos? Your Honor, nabili po siya less than $1 million po. Yung dollar po nung time po na nabili po is, kung di po ako nagkakamali, 46 or 47 po. When did you purchase the helicopter? 2019 po yata. Kanino niyo pinurchase? Lion Air po. Lion Air? Opo. Kay Archie po? Ang kausap ko po si Sir Rene. Rene? Rene Sia? Opo, Rene Sia po. Sia? Opo, Sia. Patay opo. Na? Namatay na? Ay. Anyway, bakit pogo yung napili mong ano, negosyo? Your Honor, wala po akong negosyo. Mas galing kayo sa piggeriet farming business. Your Sino Honor, nag-udyok sa'yo na magpatayo ng pogo doon? Your Honor, wala pong pogo business at hindi po ako yung nagpatayo. Sa akin lang po is only yung property po, yung lupa lang po. Wala kang negosyo? Yeah, wala kang negosyong pogo? Wala po ako negosyong pogo. Manage, eh, bakit mo pinayagan magkaroon ng pogo sa property mo? Your Honor, nag-umpisa po kami, yung Baofu po, bago po ako nag-divest po, in-invite ko po sila para mag-invest po sa Bamban. Pero ako po, wala po akong pogo na business po at hindi rin po ako nagmamanage po ng pogo. At license po yung pogo na andun po sa Bamban, ang sa akin lang po is nung naging mayor na po ako, nagbigay po ako ng business permit po. Okay, dun sa interview mo kay Ms. Karen Davila, no? Na pinalabas lang nung Lunes, sinabi mo na bumili ka ng, you bought the Baofu land in Bamban for 700 pesos per square meter. Tama? Tama po, Your so Honor. So that was about 55.3 million pesos for the 7.9 hectare land in 2018. Tama? Tama po, Your Honor. But how much did you shell out for the purchase of that parcel of land? Your Honor, nabenta ko po siya ng 1,200 pesos per square. Nabenta mo? Opo. Nung ang usapan po namin dyan ay sa akin po yung majority po ng share. At nung, saan mo kinuha yung pambayad ng lupa? Yung pambayad po ng lupa, installment po, Your Honor. Installment? Opo, installment, installment po. Partially po galing sa farm, partially po galing po sa tatay ko po. Magkano yung galing sa tatay mo? Your Honor, ito double check ko po. Wala kang hiniram na pera galing sa mga creditors? Meron po akong loan po, Your Honor. Magkano? Outstanding ko po ngayon, nasa, hindi ko po sure yung exact, pero almost 200 po. Mga 190 po siguro. One? 190 million. So tinatanong sa'yo ni Senator Risa, ni Madam Chair kanina, kung sino yung mga board of incorporators mo dito sa Baofu? At halos lahat ay may mga criminal records. At sinabi mo, ngayon mo lang nalaman? Your Honor, dun sa Zhang Jiyang, nalaman ko po nung first hearing po na fugitive po siya. Before po noon, hindi ko po talaga alam. Dun sa naman po dalawa, nakita ko po dun sa Facebook post po ni Madam Chairman po. At gumawa po ako ng research po, nag-search po ako sa Google. Sino ito si Lin Bao Ying? Lin Bao Ying, yan po yung nakita ko po kahapon po na isa po siyang incorporator po ng Baofu at nung after ko po mag-divest po, hindi ko na po alam. Hindi mo kilala itong si Lin Bao Ying? Si Lin Bao Ying, tsaka yung isa pa po na lalaki, hindi ko po kilala. Ang kilala ko lang po dyan si Zhang Jiyang. Kasi she's the only woman accused in the $2.8 billion money laundering case. Ito. Hindi mo kilala? Hindi ko po kilala, Your Honor. Board of Directors ng Baofu, hindi mo kilala? Hindi ko po kilala. Ang kakilala ko lang po dyan, ang kausap ko po dyan is Zhang Jiyang. Sino yun? Sino ulit? Zhang Jiyang. O ano siya? Board of Incorporators din? Opo, Board of Incorporators. At siya po yung kausap ko po. So hindi mo kilala itong si Lin Bao Ying? Lin Bao Ying, hindi ko po siya kilala. Ilan ba yung Board of Incorporators mo? Meron pong tatlong foreign po. Walang Pilipino? Meron pa po isang Filipino. Sino? Rachel Joy po. Ikaw, anong participation mo doon? Ang participation ko po doon sa Baofu po ay sa akin po yung property, sa akin po yung lupa. Hindi ka member ng ano, Board of Incorporators? Bago po, incorporator po ako at after ko po mag-divest po, umalis na po ako. After kang?
mag-divest po, 2021 po. Noong nag-mayor ka? Hindi pa po ako mayor po noon. Gusto po nila magpasok na po ng pera at wala po akong ipapasok. Kaya napag-usapan po namin na ibibigay ko, ibebenta ko na lang po yung percentage po ng share po na hawak ko po. Alright, Madam Chair, since we the majority of the senators is a meeting today, I will just reserve my right to question the next hearing. Certainly, Sen. Jinggoy, at salamat po. Thank you, Madam Chair. Opo, bago ko rin balikan yung maraming tanong ko sa dadlong, actually tatlong salen nyo, Mayor, gusto ko lang tanong ng ilang mga tanong kay Chair Garcia ng COMELEC. Oo, dahil kailangan nilang umalis ng mas maaga dahil meron po silang unbank. Muli, Chair Garcia, salamat sa pagdalo nyo. I just have a few questions for the COMELEC regarding yung subject ng investigation ng komite sa ngayon. So, thank you also for submitting the requested documents to the committee. Didiretso na po ako agad sa tanong. Ang sabi nyo po ay trabaho lang ng COMELEC ay tanggapin ang mga dokumento ng mga kandidato at siyasatin kung ito ay kumpleto. So, tama po ba sabihin na COMELEC doesn't look beyond the four corners of the documents? Madam Chair, good morning and the members of the committee. Tama po, Madam Chair, ang sabi po ng Korte Suprema sa Serafica versus the Commission election, nireiterate yung decision nila sa Cipriano versus the COMELEC. Ang duty po kasi ng commission ay ministerial na kung saan tatanggapin namin ang certificates of candidacy basta kumpleto yung lahat ng items doon sa form ng COC at ito po ay under oath. Ibig sabihin po, wala po kaming power to request additional documents because hindi po kami pwedeng mag-reject o mag-reject ng filing of the certificates of candidacy. Kahit pa nga yung mismong taong nagpa-file maaari sa harap pa lang, ay pwede niyang makestiyon, wala po kaming discretion. Hindi po namin alam, Madam Chair, yung background ng bawat isang kandidato na nagfa-file ng kanilang certificates of candidacy. Well, naintindihan ko naman po yan, Chair, based on the presumption of regularity in the performance of duties dahil ang birth certificate, passport, issued naman ng government agencies. Pero paano po sa ganitong klaseng mga kaso na ang daming butas ng birth certificate. What do we do in the face of mounting evidence, not just in the case of mayor, but that Filipino citizenship can be for sale? Tingin nyo po ba nagwawarant ito ng ilang mga pagbabago sa election law natin? At kung oo, ano-ano kaya ang mga ito? Tama po, Madam Chair. Maraming salamat po. Sana po wag kami bigyan ng discretionary authority. Kasi madami po mag-aaway ng mga kandidato at mga local COMELEC namin pag magpa-file ng Certificates of Candidacy. Pero pwede naman po na baguhin natin yung pong Section 74 ng Omnibus Election Code kung saan na andun po kasi yung lahat ng items na dapat na nakalagay sa form ng Certificate of Candidacy. At sana po maglagay din yung batas kung magkakaroon ng pagbabago ng mga karagdagang dokumento na pwedeng i-attach sa ating pong Certificate of Candidacy. Halimbawa po, ang birth certificate, pwede na pong pagsimulan niyan ng lahat ng mga informasyon katulad sa age, katulad sa residency, at katulad po sa citizenship. Pero dapat din po natin maunawaan, yun po ang kadahilanan kung bakit yung kapangyarihan ng COMELEC to motu proprio disqualify candidates ay limitado lang po sa nuisance candidacies. Pero kapag po ang pinag-uusapan, Madam Chair, ay qualification or eligibility based on age, citizenship, residency, registration as a voter, literacy, able to read and write, at yung iba pa nga po, 3 consecutive term limitations, sabi ng Castillo versus the COMELEC, ay ito po ay hindi pwedeng motu proprio ng COMELEC. Kinakailangan merong formal na petition na ipa-file sapagkat yung issue po, Madam Chair, ng citizenship, medyo komplikado po yon. Hindi pwedeng sa birth certificate lang. It may appear sa birth certificate na ikaw ay Filipino. Your father and mother are both Filipinos. Pero yung pala yung lolo mo ay foreigners and therefore natatransfer yung mismong citizenship. Dito po kasi sa ating bansa, kapag pinag-uusapan ng citizenship, ay ang ating po ina-apply na principle, yung principle of jus sanguinis, blood relationship. In the case of Grace Poe versus the Commission election, before the Honorable Chairperson had authored the law on the foundling, doon po ay nagkaroon ng presumption ng Korte Suprema sapagkat kinakailangan matrace muna yung mga magulang ano ba talaga ang citizenship para po yun ang nalilipat. In other jurisdictions, Madam Chair, katulad ng United States,
hindi po sila kumikilala ng Jus Sanguinis Principle. Jus Soli po sila. Ibig sabihin, place of birth. Kaya mayroong mga ilang Pilipino doon nanganganak sa abroad para po yung citizenship. Yung po ang dahilan ng kung bakit complicated yung issue ng citizenship, and there will, it will require a formal hearing. Now, ngayon po na-expose itong mga ganitong klaseng bagay, sana po sa ating mga kababayan, ganung hindi pa man nababago yung batas, dapat po we have to be very vigilant. We have to file petition to disqualify and or cancel candidacy. For information, Madam Chair and the members of the committee, pag po kasi age, citizenship, residency, registration as a voter, and literacy, hindi po siya disqualification petition. Siya po ay proper ground for a petition to deny due course and or cancel candidacy under Section 78 in relation to Section 74 of the Omnibus Election Code. Meaning, pag kinancel po namin ang inyong candidacy, you cannot be substituted because as if you did not become a candidate. Yung po yung, kaya po sana po aware tayo dahil may period po yung filing ng mga ganitong klaseng petition. Ito po ay pwede lang i-file to within 25 days after the date of the filing of the candidacy. Failure to file within that period, wala na pong jurisdiction ang Commission on Election. Maraming salamat, Chair. And very well noted din yung dahil in aid of legislation, yung investigasyon, pati yung mga payo nyo na pwede namin pag-aralan, mga pag-amienda, particular sa sections 74 at 78 ng Omnibus Election Code. At kung po, kung mapatunayan na peke yung birth certificate ni Mayor and she is, kung mapatunayan na she is not, in fact, a Filipino citizen, ano po yung magiging pananagutan niya? Kung sakali po, Madam Chair, na magpapile muli ng Certificate of Candidacy at a formal petition will be filed, remember po, katulad na nabanggit ko, ito po hindi ground for disqualification, ground po ito ng cancellation of candidacy. Ang basis po ng cancellation ng candidacy ay misrepresentation. And misrepresentation is an election offense punishable by 3 to 6 years imprisonment. And at the same time, since ang Certificate of Candidacy po ay under oath, it can still be, the person can likewise be liable for perjury, Madam Chair. And kung masakali ma-convict, perpetual disqualification to hold public office. And huling tanong mula sa akin at this point, Chair, kung siya po ay matanggal sa pwesto, just for the sake of our listening and viewing public, sino po yung aakyat? Yung natalo po ba na kandidato o yung kanyang vice mayor? Kung sakali po, Madam Chair, na nakapag-file ang isang registered voter bago mag-eleksyon, during the period na binabanggit ko ng cancellation of candidacy, kahit po yung kandidato ay nanalo, that COMELEC retains jurisdiction, and if later on, kahit siya ay public official na elective at that, we found out na talagang nagsinungaling o nagkaroon ng misrepresentation, canceled ang candidacy, naging final ang kanyang ang cancellation ng candidacy, ang uupo po ay ang second placer. Because according to the Supreme Court, as if hindi siya naging kandidato, yan po yung kaso doon sa Lucy Torres case. Ngayon po, Madam Chair, kung hindi po walang na-file, katulad po sa kasalukuyang pangyayari, walang na-file na kaso sa COMELEC, na cancellation of candidacy. Subalit, kung later on magkaroon ng isang kaso, halimbawa petition for co-warranto na pwedeng ma-file ng opisina ng Solicitor General, then in that case, at magkaroon po matanggal, the rule on succession shall be applicable. Vice Mayor po yung uuwi. Uupo kung sakali po. Maraming salamat, Chair. So, depende sa gagamiting proseso yung magiging outcome para sa bayan ng Bamban kung sakali. Those are all the Chair's questions for the good COMELEC Chair. Unless may tanong yung mga colleagues ko, then we will excuse the good Chair. Yes, Sen. Sherwin. Wala po. Madam Chair, siya lang. Sen. Jinggoy. Thank you, Madam Chair. Mayor, nung ni-raid yung negosyo mo po doon sa lugar mo, sino yung local official na nagsalba sa'yo, na tumulong sa'yo? Your Honor, hindi ko po siya negosyo. Wala pa ako negosyo po na pogo. Nung ni-rate, sino yung tumulong sa iyo? Yung na-rate po... Yung local official. Sen. Jinggoy, kung wala na po tayong tanong kay Chair Garcia, wala. I-excuse na po ng komite. At maraming salamat po sa inyong pagdalo. Mayor Wu, please proceed to answer the question of Sen. Jinggoy. Opo, Sen. Jinggoy, yung nakaraan po na march po? Yeah. Dalawang raid. Wala naman... Parang sumaklolo.
Wala naman po. Wala local official yung mayor ng Pangasinan? Wala po, wala po. Sigurado ka, ha? Sigurado po ako. Wala kang relasyon, ha? Wala po akong boyfriend, wala po akong asawa, wala po akong karelasyon. Pero meron ko naging boyfriend sa na mayor before? Wala po ako naging boyfriend na mayor. Sige. Panindigan mo yan, ha? Opo. Dahil meron akong testigo na makakapagpatunay na yung karelasyon ay nagmamanage at nagmamanage ng negosyo ng Pogo rin sa lugar mo. Opo, sige po. Salamat, Sen Jinggoy. So, bago lang yung mga tanong ko tungkol sa tatlong sal en ninyo, nabanggit nyo kanina, Mayor, na 17 years old kayo unang pinapirma ng tatay nyo ng cheque. Menor de edad pa po, bakit po kayo pinapapirma ng cheque noon? Your Honor, gusto po ako turuan po ng tatay ko mag-manage po ng negosyo. Okay, just noting na ang menor de edad hindi po pinapayagang pumirma ng cheque. Kung kaya nga, that's behind reforms like yung sa SK Reform and Empowerment Law. Anyway, opo. Yes, Mayor? Meron pa kayong gustong isagot dyan? Your Honor, I might be wrong doon sa 17, pero baka mga 18 or 19 years old. Pero nangyari po yun sa akin, sa pagkakatanda ko po is 17 po. So kung may ano, baka mali lang po sa edad po, Your Honor. Okay, noted, Mayor. Ngayon, yung mga tanong ko po sa inyong mga isinumiteng sal-en. So meron po kaming kopya dito na sal-en as of June 30. Ito po ay sal-en na version na... Ay, salamat po, Sen Jinggoy. Yung June 30, 2022, sorry, 2022 sal-en nyo, pinadala ng inyong council. Meron din po akong July 1, 2022, isang araw lang ang pagitan, padala naman ninyo, Mayor. And then of course, meron akong kopya dito. Meron kaming kopya nung sal-en as of 2023. June 30, 2023. Bilang bahagi ng inyong compliance. So, kapansin-pansin po, yung sal-en ng June 30, 2022, ay may nakalistang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na mga real properties covered by mga TCT. O, bawat isa nito covered by TCT. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Kung hindi ako nagkakamali. Pero yung sal-en nyo na July 1, 2022, isang araw lang ang pagitan, tatlo na lang ang nililistan yung real properties. All covered by TCT. So, ano pong nangyari sa pagitan ng June 30, 2022 at July 1, 2022? Kasi June 30, meron kayong dinisclose na 10 real properties bilang assets, pero biglang kinabukasan, tatlo na lang. Ano na nangyari dun sa 7? Your Honor, first time po, hindi po ako marunong, kaya nag-file na lang po kami ng amendment po dun sa sal-en po. Anong hindi nyo alam dun sa 7 real properties na dinisclose nyo nung June 30 sal-en, pero hindi nyo na dinisclose noong June 30. Oh. June 30. Ito pa yung June 30. Your Honor, one moment po, ha. Dapat nga, kung nagkamali sa unang sal-en the day before, baka dahil kulang ang dinisclose at i-disclose yung buo, yung lahat the day after. Baliktad ang nangyari, nabawasan. Your Honor, doon sa sal-en po na inamend po ng accountant po, ito double check ko po ulit. Pero I believe baka nagkamali lang po sila sa date. So inamend ng accountant, pero
Siyempre, i-check ito ng mga legal officers nyo at pipirmahan nyo. Pinirmahan nyo pareho ang salin. Lahat po kami nagsasubmit ng salin. Ayan, may pirma kayo nung June 30, salin. May pirma din kayo, yes, nung July 1 na salin. And in fact, parang daming time warp na nangyayari dito eh. Yung date, yung salin data July 1 ay actually unang sinubmit sa amin. No? Na parang maraming mali at kulang. Yung later na nasubmit sa amin ay yung June 30 na salin na mas maraming impormasyon. Opo, Your Honor. Ito, double check ko po ito. So with during this hearing, Mayor, ihintayin po ng komite yung sagot ninyo galing sa inyong sino yung sinabi niyo nag-draw up dito? Yung accountant ninyo ba? Opo, at yung counsel po. Oha, at saka yung counsel. Pero alam naman po ninyo, ang SALN ay public document, taon-taon ini-expect sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno at dapat makatotohanan at walang inililihim. Opo. Kailan po ginawa yung amendment sa unang SALN? Kailan in-amend yung June 30 SALN para maging July 1, 2022 SALN? Ah, sorry. Or rather, okay, kasi nakakalito talaga yung mga time... Well, sorry, nakakalito yung mga time warp sa dokumento ninyo. Kailan in-amend yung July 1, 2022 SALN para maging June 30 2022 SALN? Kailan po nangyari yun? Your Honor, based po dito sa notaryo po is July 30, 2022 po. July 30, 2022 ang? Ang amendment po. Ang amendment. Tapos inante-date pa. Kasi yung unang sinabit ay dated July 1 na mas konting ano? Mas opo, konting July information. Opo, Madam Chair. Yung July 30 po, yan po yung na-amend na po. Wala kaming hawak na SALN July 30. Ang sinasabi nyo ba ay in-amend noong July 30? In-amend po ng July 30 po, Madam Chair. Pero in-antedate na as of July 1. Tapos sa 10 unang dinisclose na real properties under assets, naging 3 na lang. Bakit ganon? Or subject yun ang isasagot nyo mula sa inyong accountant at saka inyong counsel? Opo, Madam Chair. Oh, kailangan sagutin kasi weird opo. Talaga eh. As in very, very weird. At saka po, Mayor, pakisagot, yung July 1 SALN, ayun, business interests and financial connections not applicable. Walang disclosures. Samantalang yung ito meron. Samantalang yung June 30 SALN naka-disclose at least yung QJJ Embroidery Center at yung Cornhork Summer Real Estate Group. Pero yung amended SALN nyo, nasabi nyo in-amend July 30, submitted dated July 1, wala na po yung QJJ Embroidery, wala na rin yung Cornhork Summer. So, pakipaliwanag din bakit ganun. Opo, Madam Chair. Madam Chairman, pa-double check ko na po ngayon sa council po at sa accountant po. At within the day po, magbibigay po ako ng sagot po doon sa question niyo po. Yes, dagdagan ko lang po yung kailangang sagutin. Opo. At within the day, dahil opo. Inihambing din namin yung SALNs ninyo noong 2022 at yung SALN ninyo dated naman 2023. Specifically, June 30, 2023. Teka. Thank you.
sorry, dated December 31, 2023. So ang mga tanong naman po dito ay yung pagkumpara nung 2022 SALN nyo at saka 2023 SALN. So mula okay, sorry ha. Nakakalito kasi iba-ibang dokumento, iba-ibang petsa pa. So yung tanong pa sa 2022 SALN nyo, dahil sa amended, yung QJJ Embroidery na lang at yung Conhorc Real Estate Group na lang ang dinisclose. So ang tanong ay, nasaan na napunta yung smelting, yung Q-seeds, yung slaughterhouse? Kayo ba ay nag-divest? Hindi kayo nag-divest? Your Honor, yung smelting plant po, supposedly, smelting po ng mga plastics po. However po, pagkakatanda ko, hindi po natuloy po yung negosyo po na yun. Pero dineclare nyo, dinisclose nyo sa July 1, yung unang SALN nyo ng 2022. Nakalista yung smelting doon. Opo, pero do-double check ko po, Madam Chairman, pero wala pong ganun po natuloy po na negosyo. Okay, pero nandito yan ha? Opo, ito double check ko po ngayon. And, okay. So, ihambing natin yung 2022 SALNs ninyo at yung 2023 dahil mula 2022 hanggang 2023, tumalon yung net worth ninyo mula 36 million pesos sa halos 178 million pesos. At may utang ka pang 250 million pesos dyan? Totoo po ba yung utang na yan sa bank? Your Honor, opo. Doon sa previous po, doon sa unang SALN ko po, na-declare ko na po yung utang ko po sa bangko. At magkano yung utang na yon sa bank? Nung time po na dineclare ko po, nasa almost 200 plus 250, ganun po. 250 million? Opo. Ngayon po, nabawasan na po siya unti-unti. So, totoo ba yung utang na yan sa bank? Opo, totoo po yan. Paanong lumaki ng 140 million yung net worth nyo in 6 years? At least yung declared, paano po lumaki? Your Honor, nag-start po ako mag-work po 14. Through the years po, nagkaroon po ako ng loan po sa bangko. At until now po, yung utang ko po sa bangko, hindi ko pa po siya fully nabayaran. Meron pa akong utang na outstanding po na almost 200 pa rin po. Of course, hindi naman natin tinitignan yung growth ng net worth nyo since you were 14. Ito lang sa pagitan ng 6 na taon, no? Paano lumaki ng 140 million? Pwede bang matanong saang bangko yung utang nyo? Security Bank po. Security Bank. Security Bank. Okay. Para saan po yung utang? Sa farm po. Doon sa piggery po. Tapos, may mga dokumento kayong magpapatunay sa pagkakautang na yan? Meron po. Pwede po ako mag-provide po. Hingi po ako sa bangko po. And kaya ako po itinatanong ang mga detaling ito dahil yung SALN dapat truthful statement ng net worth nyo bilang public official. Opo. So, kung conspiracy ito, you have assets of almost 300 million pesos, Mayor. Para sa akin po, hindi yan simpleng tao lamang. Opo. Backtrack ako sa sabi nyo kasi, hindi sa inyo yung McLaren na 620R. May photo kami dyan. Yes po, Your Honor. Hindi po siya sa akin. Oo, pero yung ipapakita ko pong photo, yung nakapangalan kayo doon na bilang may-ari ng McLaren. Isa pa. Opo. Wala pong dokumento po na magpapatunay po na ako po yung may-ari po, Your Honor. Kasi mayroon pong car show po sa Tarlac that yun. Time. Opo. Wala pong dokumento po. Hiniram ko lang po siya. Nakalagay kasi dito, the McLaren 620R sports car owned by Bamban Mayor Alice Leal Guo. December 11 po yan sa Concepcion Tarlac. Opo, car show po yun sa Concepcion po. At since nasa probinsya po kami, gusto lang po namin mapasaya po yung mga kababayan po namin. Kanino po yung McLaren? Kay Sir Roy po. Roy? Roy Rodri
bibigyan ko po agad ngayon yung apelyido po. Confirm niyo alam po. Yung nagpahiram sa inyo ng 33 million pesos? Rodrina, ano po? 18 million pesos ang duties niyan. Siguro naman, alam niya yung pangalan niyo dahil pinahiram niyang napakamahal na kotse. Opo, ma'am, i-message ko na po ngayon. Hindi lang po ako masyado sure po doon sa surname po niya. Anong pagkakilala niyo sa surname niya? Rodrinez po. Roy Rodrinez? Rodrinez. Sino po siya? Sa kanya po yung yung McLaren po. Pero sino po siya na nakaka-afford ng isang McLaren? Kakilala ko po siya. Nakilala ko po siya gawa po ng mga sasakyan po. Okay. Tatanong ko rin yung sasakyan. Siya ba ay isa sa mga incorporators niyo dito sa West Cars? Hindi po. Nakita ko lang po yung dokumento. Sige po. Okay. Ang nakalagay po ditong incorporators sa West Cars, Jan Patrick Samson, kayo, Alice Elguo, Jerome Samson, Jacqueline Samson, pare-parehong middle initial D sa naunang Samson, so baka magkakapatid dito, at Carlo Flores. Wala pong Roy Rodrinez. Ano po siya sa West Cars? Hindi po siya connected po sa West Cars po. Madam Chair, i-confirm ko lang po yung surname po. Ipaprovide ko po ngayon agad po. Alright. At kaya ko po ito itinatanong, Mayor, no? Itong McLaren, nakita rin po sa isang parking lot, sa isang condominium sa Pasig City. Chinek natin yung conduction sticker na malinaw na nakadikit sa sasakyan. May 13 po yun. Ayan. We had it checked sa LTO at ito naman po yung lumabas. Hindi po yata McLaren ang nakarehistro. Isang hamak na Dongfeng utility vehicle. So another mystery. Ako rin, napaa. Opo. But wait, there's more. Nung sumunod na araw, wala na po yung conduction sticker. May nagtanggal. Bakit naman po ganyan yung mga kaibigan nyo? Wala na yung sticker. Your Honor, hiniram ko lang po siya para po dun sa car show. In fact, makikita at malalaman nyo rin po dun sa mga tao nakakita, dumating po siya nakatow. Kasi hindi, eto na po, Padiernos. Roy Padiernos. Opo, Roy Padiernos. Sino po si Roy Padiernos? Siya po yung may-ari po ng sasakyan. Ano po siya? Kakilala po, car dealer po. Car dealer. Opo. Pero car dealer ba siya sa West Cars? Hindi po, Your Honor. Alright. So, isang misteryo to, no? Tulad ng mga disappearing real assets sa Sal-N, ito naman disappearing conduction sticker. And by the way, ganong kalaki po yung West Cars, Mayor? Yung West Cars po, yan po ay isang showroom lang po ng mga sasakyan po. Pero ano yung value ng negosyo niya at yung mga sasakyang dinidisplay sa showroom, magkano yung kabuang halaga ng West Cars? Yung showroom po, buy and sell po siya. So, nagpapadisplay po yung mga tao po. Kung gusto po ibenta yung sasakyan, dun po dinidisplay po. So, magkano po yung kabuang halaga ng negosyo ng West Cars? Your Honor, hindi po ako sigurado, sure po doon sa eksakto, pero buy and sell po siya ng mga second hand po na sasakyan po yung West Cars. Malaking negosyo siya or maliit? Considering po, gitna po siguro po, Your Honor, kasi second hand na sasakyan po yung mga binibenta po doon sa West Cars po. I doubt na middle size lang at hindi lang po second hand cars yan. Second hand, yes, mayroon. Pero meron ding mga brand new. At hindi mga pipitsuging kotse. May ka-level ng McLaren. May kung ano-ano pang mga social na brand. Mga limousine, mga bridal cars, mga bulletproof vehicles. Hindi po yan gitnang size na ano. I wish, Mayor, na pwede nyo nalang kaming sagutin ng diretsyo. Hindi parang mga nagda-divert na mga sagot na pag pina-follow up naman namin ay nalalaman po na hindi po accurate or makatotohanan yung sagot. Ilan po ang kotse sa inventory ng West Cars? Your Honor,
as much as possible, ayaw ko po sumagot na I don't know at hindi ko po alam. But as of the moment po, hindi ko po talaga alam. Gawa po ng West Cars po, buy and sell po, may nagpapadisplay. Pagkatapos po, benta, bili, benta, doon po yung nangyayari po doon sa West Cars po. Pero ano, incorporator kayo at any given time, pag may managtanong, mala nyo may prospective investor gustong mag-buy in din, itatanong sa inyo on any given day, ano yung average number ng mga sasakyan dyan. Siguro naman dapat may working knowledge kayo. Yun lamang po yung sa akin. Opo, Your Honor. Yung West Cars po kasi, Your Honor, hindi po ako yung mismo nagmamanage po doon. Yes, incorporator kayo. Pero I suppose, kung may incorporator kayo, meron kayong working knowledge ng negosyo. Due diligence na naman. And interesado po ako because yung McLaren 620R na ipinanalo nyo sa Fiesta nung Disyembre sa Concepcion, yung gray na may spiderweb design na yan, very rare po. Very rare. Ang alam ko may sinis po yan sa custom. So, did another one like that find its way here? Your Honor, dumating po siya nakatow, hineram ko po siya. Besides po that, kung ano po yung background po ng McLaren 620R po, wala na po akong idea. At siguro din po, after this Senate hearing po, tatawagan ko po sila at aalamin ko po. Para sa susunod po na tanong nyo po sa akin, kompleto na po yung details ko po. Definitely hindi po siya sa akin po. Hineram ko lang po siya para sa car show po. Kay Mr. Roy Padiernos. Padiernos, opo. Alamin namin siya. Mayor May, papakita naman din po ako dito na mga assets na di umano ay sa inyo. Apo. Can you confirm that these assets are yours? Yan po, mga lupa, mga buildings, mga sasakyan. Hindi po masyado clear po sa akin. Meron po ditong sa real properties. Ano ba ito? QJJ Farms. Yes po. Residential house near QJJ Farms, QJJ Embroidery Center, Baofu Compound, Three Link Farm, at another Three Link Farm, Ford Expedition, GMC, truck, dalawa pang Ford, naulit ko lang yung isang Ford. So isa pang Ford, Toyota Land Cruiser, Isuzu truck, or baka yan. Isa, Honda HR-V, Hyundai Tucson, BMW, GAC Wagon, Ford Ranger, Gladiator Jeep, tatlong Sino truck na dump trucks, Isuzu closed van, Isuzu truck, dalawang Isuzu truck na yung isa drop site. Can you confirm na assets ninyo ito? Your Honor, hindi ko na po sila assets. Especially yung sa Baofu po, nag-divest na po ako ng 2021. Yung sa Ford Expedition po, nabenta ko po siya ng 2020. Kaya ko po siya naalala dahil po nakita po siya sa loob ng Baofu compound. Doon sa Land Cruiser po, wala na rin po sa akin. Honda po, wala po akong maalala na mayroon pa akong Honda. G-Wagon po yung isa. Wala na rin po sa akin. Buy and sell po ng kotse po kasi yung negosyo din po doon sa West Cars. Kaya umiikot po lang na sasakyan. Pero ang sasakyan ko po, nagamit ko po ngayon is yung GAC po, yung kak po. So, bukod sa Baofu, yung 1, 2, 3, 4, 5, yung lima pang properties at dito, naka-declare ba sa latest SALN nyo? At bukod dun sa Expedition, Land Cruiser, Honda at G-Wagon, dun sa mga 15, 16 na sasakyan. So, yung isang dosen ng sasakyan pa, lahat din ba iyon ay declared sa SALN latest? Madam Chairman, hindi po yung pag-aari ko na, kaya hindi po siya naka-declare po sa akin. Ito double check ko rin po, yung na-mention nyo po. Yung iba po kasi dito, ngayon ko lang po narinig, ngayon ko lang po nalaman na nakapangalan sa akin, pero definitely po wala pong ganun sasakyan po. Sige po, paki-confirm lang, no? Yung meron pa po isang properties at yung properties po, Madam Chair, ano po yung mga properties? Sasakyan.
Andito po, yung binasa ko kanina. Actually, mga Apa. Negosyo nyo, yung mga Q. Apo. Mga Q businesses, QJJ businesses. Apo. At ilan pa. At yung Three-Link businesses. Apo. Paki-confirm kung dineclare nyo sa salen nyo. And then, Mayor, sabi nyo po, mayroon kayong chopper, pero binenta nyo na. Do you stand by this statement? Yes po, Your Honor. Kasi po, pagkatapos nung nakaraang hearing, kumontak po kami sa CAAP. At active pa po ang registration ng chopper nyo. Opo. Na nasa pangalan nyo. Ito po. Yes po, Your Honor. So can you explain this? Bakit sinabi nyong binenta nyo na ito samantalang lumalabas, kayo pa rin yung may-ari? Your Honor, ang kontrata po namin yan ay deed of absolute sale po. Ay deed of conditional sale po pala. Babayaran po siya in next 6 months po. Installment din po. Next 6 months. Installment po siya monthly po. So, are you telling me na pagkatapos ng kalahating taon, anong mangyayari? Anong mag-iiba sa dokumentong ito? After po mabayaran po, mag-execute na po ako ng deed of sale po sa kanila. Okay. So, sa ngayon, pagmamayari nyo pa rin? Ngayon po, hindi na po. Itong chopper? Kasi, hindi na po ngayon pag-aari ko po, Your Honor. Kasi, meron na po, binenta ko na po, however po, hindi po siya full payment po, kaya hindi po siya deed of sale. Kaya ginawa po siyang conditional sale po. So, habang hindi pa deed of sale na consummated, kayo pa rin yung may-ari? Hindi na po kasi nagbabayad po siya sa akin ng installment po na 6 months po. So, sinong may-ari? Meron po isang British company po. Anong pangalan ng British company? Ipaprovide ko po yung contract po, Your Honor. Ang magiging eventual owner ay empleyado ng British company? Ang magiging eventual owner po ay yung company po na bumili po sa akin. Na yun yung British company? Opo, magpa-provide po ako ng copy po sa inyo po, Your Honor. So yung British company po yung nagbabayad sa inyo ng on installment in the next 6 months? Yes po, Your Honor. Meron lang po kami agent in between na magbabayad po sa akin. Anong klaseng British company yun? Bibili ng chopper tapos on installment pa? Your Honor, provide ko na lang po yung details po na lahat po sa inyo para mas ano po, para mas ma-investigate nyo po na ano po. Actually, last hearing nyo pa kasi sinabi na ibinenta nyo sa British company. And apo. Last hearing nyo pa pinangako ibigay yung pangalan. So anong pangalan ng British company? Your Honor, okay lang po. Hingi po ako ng extension po within the day I'm po. Sorry. Bigay ko po yung contract po. I'm sorry, Mayor. Binigyan Sige na po kayo ng ilang araw mula nung nakaraang hearing. And you promised to Apo. Tell the committee the name of this British company. So please. Apo, ngayon, ano yes, opo. I need the answer now. Kasi dapat hindi ganitong kahirap magtanungan ng ano, magkatrabaho sa gobyerno. Kung facts yan, dapat na ibibigay natin sa isa't isa. Opo. Hindi yung humingi kayo ng palugit noon, ibinigay naman ng chair. Ngayon, ipa-follow up ko, hihingi na naman kayo ng palugit. No, please, if there's any truth to that sale to a British company, ano po yung pangalan ng British company na yan? Opo, Your Honor. Ano pong pangalan niya, Mayor? Tinatawagan ko na po ngayon, Your Honor. Iko-confirm ko lang po para sigurado po. Iko-confirm niyo yung pangalan? Opo, iko-confirm ko lang po para sigurado. Kasi bakit hindi nyo alam, Mayor? Binenta nyo sa kanila, they owe you money. Babayaran kayo on installment for 6 months. Ano pong pangalan ng British company na? Your Honor, yung pangalan po, ang na-execute po is yung lawyer. Kaya iko-confirm ko lang po para sigurado. Sinong po. Lawyer? Lawyer ko po. Si ano pangalan ng lawyer nyo? Attorney Phil Joy. Attorney Phil Joy. Opo. Apelyido nila yung Phil Joy? Phil Joy po, Baluyot po. Baluyot. Andito ba si Attorney Baluyot? Opo. Wala po. Ang pangalan po ng company po, New Summit Industries Limited po. New Summit Industries Limited. Opo. Anong negosyo nitong New Summit Industries Limited? I believe po, ang negosyo din po nila is chopper din po. Chopper din. So, Opo. Chopper ang negosyo nila, pero bumili sila ng second-hand chopper sa inyo. Ang pagkakalam ko po, Your Honor,
matagal daw po ang waiting time po ng Lion Air po ngayon. At it so happen po, tinanong na binibenta ko po dahil ang gusto ko naman po talagang negosyo po doon sa chopper ay gagawin po siya parang air taxi. However po, hindi po nag-push through, binenta ko na lang po. So itong New Summit Industries Limited, nasa chopper business, pero hindi makabayad sa inyo ng cash, magbabayad sa inyo on installment over 6 months. Yan po yung usapan po namin, Your Honor. Alright. Alam nyo, Mayor, hindi kailangan ganitong kahirap. Opo. Ano po, sumagot sa tanong ng Senate Committee na kailangan parang halos kaladkarin mula sa loob ninyo. Villanueva. So, just to briefly suspend today's hearing till the next schedule, Mayor Guo, sabi nyo po ay ayaw nyo magsinungaling. Pero sa nakaraang mga oras, dami ko pa rin pong narinig. Sinabi nyo sa TV interview na iniwan kayo ng nanay nyo pagkapanganak niya. Pero kanina lang inamin nyo na may anak pang sumunod sa inyo at tatlo pa kayong magkakapatid. Sabi nyo, nalaman yung kapatid nyo, sina Sheila at Simon Guo. Sorry, I'm suspending already. Pagkatapos ng hearing. Pero inamin nyo rin kaninang nagsinungaling kayo last hearing para protektahan sila. Sabi nyo, hindi nyo kilala si Nancy Gamo na involved sa Pogo, pati mga kumpanya ng pamilya nyo. Pero nung pinakita na ang pruweba, naalala nyo bigla. Pinipilit nyo na simpleng tao lang kayo, pero ang laman ng sal-en nyo, daan-daang milyong piso. Mayor Guo, pag sisinungaling pa rin po ang paglilihim ng katotohanan, kayo lang ang nakilala kong tao na hindi daw kilala ang kapatid, pero magkasama sa travel abroad. Nakikipag-partner sa milyong-milyong pisong negosyo na di kilala ang kasosyo. Humihiram ng kotse, pero di alam ang pangalan ng hiniraman. Nagbenta ng chopper at may utang pa sa inyo, pero di kalala ang pangalan ng sisingilin. Tila sa dami ng assets, kumpanya at property na di makakip track at kailangan pang magtanong sa abogado, tila may dagdag bawas pang ginagawa. At lahat ng kasinungalingan o paglilihim na iyan ay mahalaga dahil nasa gitna tayo ng sikreto at sistematikong sindikato na siyang nanloloko sa mga Pilipino at naglalagay sa panganib ng ating mga institusyon at seguridad. Ang pinag-uusapan dito ay pamamahala. Hindi po ito maalaala mo kaya. Nakulang na lang siguro may nawawalang diary or may lilitaw bang kambal parang maraklara. Maganda ngang tanungin na sa test ng pagkapinoy, sino nga ang gumanap sa maraklara? No coaching ha, please. Pero gaya ng nabanggit kanina, seryoso po tayo dito. Friends, our law enforcement agencies have expressed the desire to share more comprehensive findings in executive session. Findings that involve national security and transnational organized crime. Ang susunod na hearing, pili na lang ang tatawagin namin at ito po ay hindi rin bukas sa media. Kailangan natin na lumabas ang katotohanan. Kailangan natin maintindihan ang punot dulo nito. Alang-alang sa bayang Pilipinas. So sa lahat, marami pong salamat at sa ngayon, this hearing is suspended. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.